مارتش ايه بيتشا بيتشا اه سي سي ابرنت ما جاي وين انا اليوم ماشي pero malaman nila na late siya ito ngayon. Ah, oo. Mga sige, what's on your mind? Pwede ko yan sa, na, nung Sunday, nabanggit mo yung paraan ng kung paano kami nag-evangelize sa labas ngayon, na ginagamit talaga natin yung tapos na gawa ni Cristo Cruz ng Kalbaryo, ang tawag nga natin, bautismo sa apoy. Ang kailangan, namatay ka, physical, by faith. Namatay ka, physical, by faith. Kailangan maliwanagan yun. So, di ko ganong ginagamit pag nag-witness nga yung gospel of God. Kasi nga, pura-wara. Maraming natitisod. Maraming titisod. Hindi nila alam sa akin yun eh. Tsaka, yan, pwede naman tayong gumamit ng mas simple, pero mas malalim pa rin. Kung sa Bible, nakakabasa kasi tayo ng Iglesia ng Diyos, Jesus, Jesus, yung word na gano'n. Hmm. Magamang napaka-religious kasi yung dati kasi nagagamit sa labas. Pero si mo nang bakit, putuling kita ganda para... Yung ano, yung palagay ko, yung mga nakikinig sa atin, dapat nilang malaman tuwing nagsasalita tayo ng ganito. Sinasala nga lang natin, sabi nga natin, everything considered, you know? Yung lahat ng issues, secular, religious, sa kamalayan natin. Nagdating doon eh, malabak yun, di ba? Gamit tayo ng salitang kuminsan, napagyakamalan tayong masyadong mahilig sa ipalutin terminology. Kaya iniwasan natin yun. Pero itong ating i-discuss ngayon, o yung tatalakayin, medyo ang background, medyo malalim. Halimbawa, bigyan ko example. Yung transition, yung sabi lagi ni Simon eh. May transition eh. Rightly dividing. Rightly dividing the word of truth. Paborito ni Simon yan, which is biblical. Na problema rin ng mga Christian sa buong daigdig kasi papasok ang covenantal theology riyan, o kaya dispensational theology. Pag covenant theology, siyempre, dalawa rin sa ngayon, yung parang dispensationalism, may hyper, mayroong common dispensation o sa tinatawag na classic. Pero tayo kasi walang ano eh, walang label eh, di ba? Sabi niya, what label me, negate me. So, wala tayong label. Nagagamit natin lahat. Kaya sabi natin, lahat kinoconsider na. At ang conclusion nga ito, kailangan maintindihan natin. Na kaya tayo biglang nag-shift ng paradigm, eh kasi nga, merong ano eh, merong tinatawag na dispensational. Truths, okay, history. Meron din covenantal. Kung pag-uusapan nyo, halimbawa, generally, may Old Testament, may New Testament, tama? Ang sabi natin, Old Testament people, pang lupa, at yung mga pang... pang New Testament, pang langit. So sa Old Testament, maraming covenants. May Edenic covenant, mayroong tinatawag na Noahic covenant, mayroong Abrahamic covenant, mayroong Davidic covenant, Palestinian covenant, etc. etc. Maraming pang... And conditional, may mga dispensational naman. Kumisan 7, kumisan 3, kumisan 36. Depende kung hyper ka. So karamihan 7, no? May tinatawag na innocence, conscience, law, di ba? Promise, law, tapos meron pa nga human government. Dalit salita, pagdating sa tinatawag ng millennium, minto sila. So pagka tinuloy mo yun, may 8 dispensation pa. Yung tawag natin, 8 day. So ba't natin sinasabi itong lahat ng ito? Kasi nga, itong pinipreach natin sa iba, naninibago sila. Kailangan nila gumagawa tayo na bagong doktrina, extra-biblical revelation. Pero asa na lang ito eh, bagay ng progressive illumination. Di ba, Simon? So sige, bago ko ibagsak yung ibig sabihin, baka gusto kong malaman. Tuloy mo kanina mo, yung sinasama. Interrupt kita eh. Apo, yung problema nga kasi nga, kuya, itong pag-preach natin ngayon, iniiwasan natin gamitin yung gospel of God, although kung gagamitin natin systematic theology, talaga yung gospel of God. Kaya lang natitisod nga sila sa word na gospel of God. Samantalang ibig lang natin sabihin doon, yung pinisore ni Jesus Christ sa cross ng Calvary. Okay, lang, hindi naman sila nagbabother para i-research yun. Yan ang ako, yan. Kasi pag nalaman nilang pawag-pawag lang tayo, hindi naman nila. Di ba? Pero ganito yan. Sa Old Testament muna, makikita nyo may mga transition, di ba? Mula sa age of innocence, kano magkasala siya, bigla nagbago yung feeling ng Diyos sa mga tao, di ba? Simula na yung, alam, magpapawis ka para kumain ka, mga ganyan. Meron na iba't-ibang dealing ng Diyos sa creation. Hanggat sa dumating si Noah. Noong panahon ni Noah, 1656, no? At ayun, nagkaroon na naman ng transition.
pagkatapos ng bahay ni Noe, kita mo, pwede lang kumain ng karne, ganyan. Mm. Marami nang nirevise na mga dati hindi ginagawa, ngayon ginagawa na, dati ginagawa, ngayon hindi na, mga ganun. Mm-hmm. Tapos fast forward pa natin, nung panahon ni Nimrod, di ba? Tore ng Babel, maraming pagbabago. Nung panahon ni Abraham, di ba? Maraming bigla nag-shift ng from code blue to code red. Pero kung mapapansin niyo, laging doon sa loob ng mga code na 'yon, no 2000 years, laging makikita mo yung bakas ng body, soul, spirit, tapos again, body, soul, spirit, body, soul, doon sa red code. Ay, galing, di ba? Ayaw kong talakay niyo. So, yun, pagdating kay Abraham, di ba? Yung bawal pumatay, ganito. Wala, sabi ng Diyos kay Abraham, patay mo yung anak mo. Ay, mga ganun, mga disturbance na ganun sa history. Biglang magbabago yung ano yung hangin ng kamalayan. Marami pa yung mga katulad ng ganoon. Tapos makikita mo sa Old Testament, minsan iba-iba yung dealing sa mga inirang ng Diyos, sa mga northern, southern, ganyan. Kung daming event yan. So, hindi tayong panahon para talakayan yan. Punta na tayo agad sa New Testament. Sa New Testament, di ba? Nung dumating si Jesus Christ, di makamubuhon yung mga Pariseo. Mga Saduceo, Scriba, mga Scribes. Ay, hindi makamubuhon. Samantalang si Kristo na yung kabuuan ng Old Testament. Mm-hmm. Siyempre, 1,500 years ka ba namang babad sa law, di ba? From Moses until Jesus Christ. Alam nga namang makamubuhon ka agad. Ay, hindi naman siya dinajustify ng mga Saduceo, Scriba. Kaya alam, nandun na si Jesus eh. Mm-hmm. So yun, nauwi sila sa pag-ujok sa mga tao, napatay si Jesus Christ, di ba? At yun, napatay ng mga Roman people, yung gospel, yung lumabas. Ang lumabas yung gospel, di ba man? Karoon naman transition. Si Pedro nga, yung tukayo mo, pinapakain na ng mga hindi kinakain. Siyempre yan, tagal ba naman nilang nasanayan yung hindi kumakain, anong unclean animals. Tapos sasabihin na yung Diyos, kahit, ay Diyos na nga, hindi pa sinusunod. Kasi yung mga old habits, eh napaka, sabi nga, may kasabihin, old habits die a hard. No? Yun, ang hirap i-pronounce yung hard. Kasi ka bang pa. So ganun ang nangyari, kaya nasa mga Udyo, nung araw na naging Christian, actually may problema pa nga, sinesettle lang yan sa Council of Jerusalem, kung ano yung dapat ipagbawal, okay na pwede, alam niyo na yun, di ba? Binawalan sila na hanggang ngayon, hinadap ng mga Christian. So, nung si Paul nga, di ba? Nung nandito, away sila lagi. Pedro. Hindi makamove on si Pedro. Inibilit na circumcision, yung ngayon to, manong ugali ng mga Udyo. Yung mga pagano naman, hindi rin makamove on, yung ugali nilang pagano. So, dumadaan yung kasaysayan, pati ng Christian history, sa ganyan. Actually, dito sa dispensation na yellow, ang tawag natin, Church Age, Christianity, meron ding dalawang malalaking ano dyan, dispensasyon. Dito sa mas malaking dispensasyon, tawag natin Code Yellow, yung panglangit. Yun nga yung para sa mga early medieval, dead in Christ. Saka sa mga living saints, yung mga katulad natin, sabi natin, Gospel of God, preparation, nag-ilik na siya. So, background natin, ang ganda. So, payapa. Nakuha mo, Tarzan, si mga yung isang yan? Yes, kuya. So, dito sa Yellow Code, pakatandaan natin, may dalawang dispensation dito. Para sa mga dead in Christ, sinulit ko, tsaka sa mga living saints. Yung dala-dala ni Paul na gospel, yun ang almost 1,900 plus, or more or less, 1,900 years na pinrits sa buong daigdig. Pinractice pa, di ba? So much so, na nagkaroon tinatawag na effect yan, hindi lang sa Christianity, kundi sa religious community sa buong daigdig, at sa secular history, kaya yung mga konstitusyon sa Europe, sa Amerika, pati tayo, no? Lahat ng mga naapektuhan ng mga tinatawag na kanluran ng kaisipan. Naapektuhan. Pero saan galing yun? Galing sa Judeo-Christian faith. Karamihan sa Paulian, philosophy of ethics. So kung pag-aralan mo yung lahat ng kilos ng mga tao ngayon, kundi man lahat, karamihan, di ba? Galing lang kay Paul eh. Di ba? Galing kay Paul. Kaya kahit sa theology, sa internet, yun ang issue, yung epekto ng
sulat ni Paul, nakagimbal sa mundo. And yet, sinasabi natin ngayon, sinasabi ko, hindi na pwede. Yung, di ba, malaki revolusyon yan? Oh, talaga namang nakakatisod. Hindi natin sinasabi hindi nakakatisod. Magkakawintang-wintang ganyan, tulad ng mga Udyo, nung pumasok na si Paul, tulad ni na Peter, nung pumasok na si Peter sa pagiging, sa pinipris niya, di ba, yung transition gospel. Pero ang pupunan nyo, ang pagsasabi ng transition, merong ritual, tapos eh, body yun. Merong tinatawag na pang-sole, yung magsisi, ganito ni Tasoli na yung baptism, tapos mauwi sila sa pinaka-codyelo, yung panahon ni Paul, di ba? O tapos makikita mo sa kasaysayan nyo din, may mga Catholic na mahilig sa ritual, okay, yung mga Protestant, mahilig sa repentance, acceptance. Tsaka yung mga kulto, yung mga new religious movement ang tawag sa sociology, nang dinidin authority, leader, ganyan, yung sama nila. So, hindi Lex Rex. Rex Lex ang pinapahiral nila. Kundi sa law. O ang Lex Rex, yung the law is king, no? Yung Rex Lex, yung the king is the law. So, nakuha ng mga ano yun, ng mga kulto, ng mga cultic, ng mga sinasabing kulto. Pero sa tingin ko, sila yung pinaka mas maraming elements of truth as far as the last days Christian is concerned, no? Tayo nga. Nang dinidiyan nila, authority, yan. Kaya takot yung mga tao ngayon sa tinatang mga leader ng mga kulto. At dapat lang, kasi kung walang Holy Spirit yan, ikakapahamak ng mga member nila at ng mga tao in general. Kasi hindi naman sa Diyos yun, di ba? Kasi walang gospel, wala silang Holy Spirit. Whereas tayo, sinasabi natin parang ganun. Ang transition nito mula kay na Paul, mula kay Paul, hanggang sa papunta sa atin, no? Sa akin, di ba? Ayun ang masakit. Ako yung sinasabi nyo na ginamit ng Panginoon, hindi ko na dinidenyo, okay? Baka ma-disiplina pa ako ni Lord. Bagamat may kakibat na malaking responsibility ito, kasi lahat ng revolusyon, lahat ng transition, lahat ng pagbabago, mula ng panahon, nalikay ng Diyos ang daigdig na ito. Ang pinakamarinding transition, yung ngayon. Kasi panlangit ng mga langit ito, dali sila, pangkanang kamay ng Kristo, pangkanang kamay ng Diyos, bagamat hindi tayo karapat dapat, napakaliit natin, wala tayong kwenta, ganyan. Pero wala, ito talaga yung nangyari. So yun, sinasabi natin, yung kung paano nga, inulit ko, na si mga early Christians nahirapan na makapag-move on para sa mga turo ni Paul. Eh, ngayon naman, ito, sinasabi natin, napakahirap sa mga Christians sa buong daigdig, Catholic, Protestant, and Christian cults, na makapag-move on dito sa katuruan natin. At tila yata, wala nang makikinig at saka maniniwala kung totoo yung 153. So, nevertheless, ito pa rin yung totoo ng pinakamalaking revolusyon o pagbabago, disturbance sa kasaysayan na nilalarawan nung lindol dyan sa Syria, Turkey, dyan sa Antakya o Antioquia. Na kumbaga, kung hindi tayo matamang nakikinig sa sigaw ng Espiritu Santo sa atin, baka mamaya mamiss natin yung dealing ng Panginoon itong aling araw. Na kumbaga, winawasak na niya yung kaisipan tulad ng mga Udyo na hindi makamove on, malilate na kayo, hindi kayo masasama dito sa sa rapture, kaya transformation, na napakalaking ano yan, issue, kasi pag naiwan ka rito, kawawa ka. Pag nasama ka, napakapalad mo, napakaswerte mo, kumbaga. Kasi kasama ka doon sa mag-aari, magpakailanman, kanang kamay pa. So ano itong sinasabi nating revolution na to, kaya the disturbance sa history, okay, intervention, foreign intervention ng Diyos dito sa daigdig nitong uling araw. Yun nga yung paradad ng kambuhay, kailangan talaga, hindi ka lang dumaan doon sa bautismo ni Kristo o doon sa gospel na kung saan pag pinaniwalaan mo. Yung actual death, burial, resurrection, ascension, Pentecost ni Kristo. Ang unang dating muna sa'yo, di ba? Yung kamukha ng tubig na bautismo ni Jesus Christ kay John the Baptist. Nang kaparalel o katulad, yung pinrits ni Paul, okay, ng mga disciple ni Jesus Christ nung Pentecost and so on. So, yun muna eh. Kaso na mamamatay ka pa.
Tulad ni Paul, namatay siya. Nung namatay si Paul, literally, physically, pati na siya dati. Sa Colossians 3, maliwanag yun. Sa Galatians 2, 1920, maliwanag. Sabi niya, I was crucified with Christ. Yan ang unang doctrine. Yan ang ideal. Yung mga hindi nakarating doon, may paglalagyan sila sa second coming tungo sa millennium. Pero ang sinasabi natin, yung ideal na salvation, soteriology na panglangit ngayon, no? Yung Colossians 3, di ba? At paki-check na lang yun, yun sa Bible nila. So ano yun? Yung dumangkal sa dead burial, resurrection, ascension, Pentecost, babasa yung si Kristo, and yet mamamatay ka pa, tulad ni Paul. Ang dumaan si Paul sa actual death, burial, resurrection, ascension, na walang Pentecost. So, dahil walang Pentecost, walang masabi. For almost 1,900 years, ang Christian history, sa mga seminary, sa mga university, na kung sa tinatalakay ang Bible at ang Christian doctrine, tungkol sa mga sinasabi natin, kasi nga, walang galing doon sa langit, ng mga langit, o kaya sa langit na nagbalik dito. Diba? So, maliban sa atin. Okay? Now, hindi ko sinasabi hindi nagbalik si Christ sa pamamagitan ng Holy Spirit. Pero, eto na nga, ang dulo ng Pentecost na yun, itong dispensation na ito na pang last days, pang living saints, na kailangan bago ka dat na, namatay ka, literal, physical, by faith. Eh, palibasa yung faith, nawala na ng lasa, o kaya ng kaulugan sa pundig. Hindi na rin maintindihan to. So, sinasabi na lang natin ang mga dumaan dito, kailan, nasa church ka, hindi yung church nyo, church namin, hindi yung reliyon nyo, kundi yung reliyon namin. Hindi yung samaan nyo, kundi samaan namin, na kahit na mukhang kansusuit, sabi nga niya na, eh, ito yung totoo, yun ang masakit sa kanila, no? At ang mas masakit pa ito, yung hindi na kami, parang si Paul, hindi na kayo, wala na kayo sa ilalim ng kautosan, kasalanan at kamatayan. Yun, napakahirap doon, yung law, sin, and death na yun, o kautosan, kasalanan, kamatayan, wala na. Eh, yun, gospel of Christ pa lang. Eh tayo ngayon, gospel of God, o kaya tinatawag na literal, namatay ka physical. Hindi yung pinanggagalingan ng kasalanan sa laman, wala na. Kasi namatay na, hindi lang yung ating soul, spirit, by faith, doon sa paglakip, doon sa gospel, pati yung katawan. At ito yung mystery na nakikita kong malaki, na kung minsan ginatitisura ng mga tao, lalo pag sinabi natin, sino man duman dito, hindi pwedeng magkasala. Okay? Kahit matakaw ka pa, adulterer ka, sinungaling ka, murderer ka, yung pinakakarumaldumal kang tao. Na kung misa mabanggit yung pangalan mo lang, tulad ni Hitler, nandidiri na yung mga tao, nagagalit na, etc. And yet, kahit na meron tayong katangian ganun, sa panahon ngayon, hindi issue. Hindi issue. Sipin mo yun, sasabihin natin hindi issue. Paano yun? Nakasanayan nila, nakapagka nakita yung isang tao, di umayon sa kanilang standard of morality, doctrine, lalo na kay Paul. Hindi papasa, eh, wala na, impyerno ka, dagandangata ka pa, hindi ka maliligtas. Eh, at sinasabi natin ngayon, walang ganun, dito walang ganun, walang, kasi namatay ka nga physical. Yung taong nasa ilalim ng kautosan, ito, mas maintindihan nila pagka talagang dinidi natin yung physical. Kasi lahat na namang kasalanan ngayon, alam natin, nagagaling lang sa pita ng laman, di ba? Pita ng mata, last of the eye, pride of life, puro katawan eh. Eh, wala na nga. Ayun, siguro sabihin ng iba, na gina-justify lang nyo ang inyong mga kasalanan, yung mga ganyan-ganyan, katakawan. Yun yung nakakatisod sa kanila yun. Kaya sinasabi natin, mag-behave tayo para naman di tayo katitisuran. Baka sakaling pakinggan pa yung message natin, makapagpalaya sa kanila. Kasi kailangan pag sinasabi natin to, ina-excuse natin yung ating freedom to commit whatever, no? Adultery, pagbigyan yung ating galit po, tapos sabi natin, di tayo nagkakasala. Kasi ito na yung kamalayan. Yun ang ayaw nating magkaroon sa kanila. So, malalim ito. Malalim. Kaya lang, dapat sabihin, kahit na nakakagimbal, at nagimbal nga ang buong sandaigdig ng panahon ng mga early Christians, ang totoo, sa kanilang kaibahan, pinatay sila for Christ. Sana ngayon, makaiwas tayo doon. Kasi, kung talagang totoanin natin ito against the world ito, against the world. Kasi, una, ay, na, parang nag-iinit, ang daming mga consequence ito. At sa Biyernes, sa Kukon, tatalakayin ko pa ito. At God willing, sa Linggo, lalong i-elaborate natin. Pero kayo, gusto ko ma-capture nyo. Yung revolution na yon, yung drastic, radical transition na yon na nitong uling araw, unti-unti na nating
binabanggit yan, hindi lang naiintindihan siguro ng mga nakikinig sa atin. So, nevertheless, ito yung totoo, no? At kumisa, may mga ginagawa ko, hindi lang nyo alam na nakakainis, nakaka-offend. Hindi sa buong daigdig, sa mga tao. Hindi lang nila masabi. Pero talagang yun ang dahilan, kaya ayaw nila sa atin. Pero parang si Paul, nung nandito siya sa yung freedom nila, laging iniispiyahan ng mga Udyo. Ba't nagkaganon yung mga Christian? Ba't tayo nilang pasakop sa kautosan ni Moses? Napakalaking bagay yun. Hindi lang nyo alam, kayong mga hindi expert dyan sa Mosaic Law, kung gaano ka rin diyan, siguro, binabari, ano ba yung usapan, ganyan. Hindi lang nyo alam kung gaano ka rin dito, buong daigdig ang tatamaan, lalo na yung mga Christians. Malalim ito. Ngayon, bago akong patuloy, ano yung nasisip nyo? Ay, kuya, maliwanag eh. Talagang, kita mo naman nung naliwanag nyo kung paano ka matransition. Nadidistract ako dito sa plato. Ay, maliwanag nyo, nasabi natin, rightly divided the world na talagang progressive ang dealing ng Diyos. Until Paul, na pinakamaliwanag sa Christianity na nakuha nila. Kaya lang, nahati nga yung Christianity sa tatlo, yung kinasabi mo laging Catholic, Protestant, and Catholic, without them knowing it na yung tatlo na yun. Nandun din sa progressiveness ng theology. Kaya alam mo, dahil lahat ng yun mo ngayon, tinumba natin eh. Tinumba natin lahat yun. Dahil nga pati yung dulo ng pinaka... Sinasabi natin, walang kwenta lahat yan. Yung lahat ng mga sumuslig dito pagkatapos nyo itong 1992. 1992 pa, 30 years ago, tinuturuan na tayo ng Panginoon. Ako yung number one di makamubon kasi nakadikit ako sa Gospel of Christ na kung saan pinrich ko for so many years, 1974 pa. At sa akin, ni yung salitang ama, hindi ko mabanggit kasi si Kristo talaga ang aking idol. No? Kanya dito, pumunta tayo doon sa ganong kamalayan at alam na ng iba nakikinig sa atin. Na siguro yung iba, pinagsasabi nila, hindi, wala naman yung kasaysay. Akala lang nila yun kasi hindi sila nakasubaybay. Pero ito nga, ito darating ng Panginoon kasi itong mabilis ang movement ng kaisipan, ng kamalayan ngayong nangyaral na ito. Palagi ko, inihanda na tayo ng Panginoon sa absolute na pag-alis natin dito, yung nga, resurrection, transformation, rapture. So, sino lang dapat intindihin dito? Ano lang dapat na i-career? Okay, yung church lang. Okay? Yung church lang. Kung gusto ma-rapture, kung gusto ma-transform, okay, panalangin mo matay ka na para hindi ka kainisan ng authority, para at least sumabit ka, di ba? Sabi ko kainisan kasi dito hindi na-involve yung doctrine. Ang doctrine dito, yung church, ako, yun, napakalaking ano nun. Ang doctrine dito, yung persona, yung authority. Na kung ano lang yung gagawin niya, sasabihin niya, yung decision niya, yun na yun. So, sikaping wag ma-offend yung hari, yung emperor, yung authority dito sa church. Banggit ko yung ibang mga authorities para maintindihan kung gaano makapangyari yan. Yung mga nabanggit ko, pwedeng ipaputol yung leg mo noong araw pag na-offend mo yung hari. So, dito naman, yun, kahit na hindi sinasabi ng authority, kung talagang ayaw ka niya, wala ka na, di ba? Buti-buti kung sasabihin. Para makapag-make up ka. Yung mga ganon, yung tinatanggap ng iba na terminology kira, yung tinatanggap ng divine deception. Yung alam ng Diyos, di ka maliligtas. Yan, hindi niya sasabihin. Okay? Ang mga inirang pa niya, magsasabi. Yung inirang niya ngayon tayo. So, yun ang pumapasok doon yung kiss the sun, at saka yung magsumiksip. So, ito, patungkol ito sa mga gusto lang ma-transform, no? At ma-rapture. Hindi natin pinapakilaman yung mga ibang mga issues sa daigdig, yung economic, social, political, family, etc. Wala. Basta dito ang sinasabi natin, gusto yung matamasama sa transformation, rapture, rex lex, ang prinsipyo yung dapat nila maintindihan. Ano, di ba, ma'am? Wala doon sa performance. Wala doon sa nag-preach ako, gumawa ako ng mabuti, na lahat ng bagay ginawa ko para sa pangalan ni Kristo. Wala doon sa tinatawag na nagpalayas ako ng demonyo, yun lagi mo sinasabi ang sino. Depende lang kung kilala ka. Pag sinabi mong kilala mo yung church, gusto ko ng church. Ganito, malakas ako dyan. Pero sa puso ng church authority, okay ako, ayaw kita, wala kang magagawa. Diba? Yun. Kaya kailan, hindi yung ano lang, yung pasikat lang tayo. Hindi pwede kasi meron ditong
kamalayan na mas malalim, mas mataas kaysa sa physical o body. Mm-hmm. Sa soul, hindi sa spirit. Mm-hmm. Sa body, mahalata ko pa eh, kung kasama ko hindi. Mm-hmm. Diba? Physical, material yan. Sa soul, pwede pa siguro kasi behavioral. Kung sa psychologist ka, okay, magaling ka mag-discern, matalino ka. Makapwede. Eh, spirit, what? Top secret yan eh. Top secret yan. Yan doon tayo mag-ingat. Kapag pinagkaisahan ka ng church sa puso nila, hindi ka kasama, okay, wala na na. Okay lang, makipagkasundo sa church. Okay, kung hindi, doon sa authority. Kung hindi pwede yung local nyo, hindi akin, no? So, doon kayo mag-appeal. Ito, pinag-uusapan natin pang transformation, ha? Rapture, hindi natin pinapakilaman yung mga umunlad pa ba yung bayan ganito, yung Pilipinas, yung Daigdig, ano bang kilos ni Putin, ba? Wala tayong pakilam dyan, kasi lahat yan, mga maliit na bagay lang. Asenso ba bang Pilipinas? Magkakaroon pa ba tayo ng paglago sa beach? Wala. Well, hindi na yun siya, okay? Kakasawa pa ba ako? Ano, kamusta yung relasyon ni ganito? Ganyan, ganyan. Okay, yung mga chismis na ganyan. Wala tayong pakialam dyan. Ang issue rito, gusto ka ba? Kilala ka ba? Kikilalanin ka ba ng church? Kikilalanin ba kita? Yung gano'n, no? Mahirap doon, di mo halata. Para lang hindi ka maging tinik sa lalamunan. O, di ba? Na yung be wise as a serpent and be humble like a dove. Kasi ayaw ka palang kasama sa langit, eh. Yun, ayaw ka palang kasama sa transformation eh. Eh, hindi mo inasikasyon kasi masyado ka makasarili eh. Sarili mo ninatupag mo, okay, yan. Malapit mong comrade, ay, delikado yan. No? Okay, ano ba yan? Anong gets mo, Tarzan? Nakakatakot po yan. Kasi, pero nakakaano rin. Sipin mo, hindi nakabase dun sa performance. Kumbaga, parang umiibig ka. Hindi na importante kung sino ka. Ang mahalaga, minahal kita. Yun. Walang adlang. Pati yung tatay mo, hindi makakadlang. Pati yung nanay mo, pati yung gobyerno, pati Satanas, hindi makakadlang. Inibig kita eh. Pero kahit na sino ka pa, kung di ka naman mahal, pinakamaganda ka, pinakagwapo ka, maganda ka, mapera ka, mabait ka, lahat ng katangiang mabuti, ayaw ka, hindi ka inibig eh. O yun ang misteryo ng ano, ng pag-ibig. Kahit sa date sa lupa, medyo madaling maintindihan. Kung mabibig ka na. Pag hindi pa, medyo mahirap pag-ilapin yun. Baka sabihin mo, ba't ganun? Ba't ganyan? Ba't yun eh, paborito? Yung kung hindi, yung ganyan. Di ba? Madelikado yun. No? Kasi hindi tayo nag-operate sa soul. Spirit. At saka sa ba? Spirit, mataas. Yun ang medyo delikado pag hindi mo naiintindihan. Di ba, Tarzan? Ba't ka natatakot? Hindi po, kasi nga, siyempre, mahirap na... Huwag ka matakot. Alam ko, kasama ka. Amen. Ano ba? Kasama. Ayaw ba yun? Gusto ko po yun. O ngayon, mas marindi pa ba yun kaysa doon sa minahal ka ng Miss Universe? Mas marindi pa po yun. O, yan, pero walang problema kahit mahalin ka ng Universe. Ano pa? Yun po, revolution po yun yung sinasabi nyo kanina. Kasi kung paano ginimba nila Pablo yung paniniwala. Pero sinelyo nila ng kanilang kabataan. Oh, against the world. Against the world. Against Satan. Against Satan. Pero mababang uri pa yon pag ginompare mo sa atin, yung revolution na ito. Ngayon kasi bunting din ang kalaban. Lahat ng concept ng philosophy of whatever na truth, good, wala. Dinisacralize na ng kamalayang ito eh, di ba? Kaya nga po, lalim ito. Communicate tayo, parang ano eh, ibang klase yung communication natin kasi walang label, walang brand, kung ano lang yung... Ang totoo, hindi pa naintindihan gaya ng church ito. Baga mat 30 years na tayong inuti-unti ng Panginoon. Yung kumisan, pag kumilos tayo ng ano, ng malapit sa katotohanan, maraming ano eh, maraming mga so-called na pangyaring hindi pangaraniwan, sabi, obvious nga. Pero ang totoo, dinadala tayo ng Panginoon doon sa absolute truth. Dahil marami tayong mga sabit-sabit sa nakaraan, critical tayo sa ganito, yun, dumalabas yung mga marites, mga ganito, ganyan. Diba? O kasi hindi nga nakakagapay. Natural, hindi pa dumarating yung ganitong sakdal na ano eh. Kamalayan. Pag nalaman to, wala ng judgmentalism. Wala na yung ano, at pagtatanggol natin ng church, whatever the cost, yung my country, right or wrong, sabi nga ng mga bayani sa labas. Pagtatanggol lagi natin yung kapatid, kahit mali, kahit ng pinakamasama siya sa daigdig, kung kapatid talaga yan. So, panahon na, para malaman kung sino yung mga tunay na kasama at kapatid dito, para yun ang ating andang ikabuhay at ikamatay. Diba? O, ano pa? Simon. Ikaw ba yung mago? Ayan, kuya, liwanag talaga. Ikaw ko. Yung pora lang yun, parang sa isang araw lang, parang magkakaroon ng litis. Ito, automatic ito, magpapaano tayo eh, magpapaibig tayo sa mga kapatid.
automatic yun, hindi na tayong utusan. Oh, yes. Mm-hmm. Parang nung, alibaw, may crush ka, di ba? Alam ka namang inisin mo yan. Alam ka namang i-offend mo yan. Mm-hmm. Okay, lahat naman nakaka-turn off, gawin mo. Yeah. Mm-hmm. Iligawan mo yan, di ba? Kung babae yan, kung lalaki yan, magpapano ka, charming. Yan. So, ganun yung church. Magpabango tayo sa church. Pero kung ayaw huwag i-offend. Kung ayaw, church, kung ayaw nila, after all na napakabuti na nung ating patutuoy, hindi naman talaga nila. Eh, baka sila na yun. Nakuha nyo, mauwi tayo talaga sa perfect love. Okay, yung ginatawag natin yung double perfection, no, double holiness. Ayun, mangyayari yun. Pag mayroong halong fear of the Lord, at the same time, yung glory na inaasahan natin, any moment, nandyan na, hangarin natin yun. So, hindi tayo kikilos na masama. Tama? Masama yun, Lord, di ba? Dahil, una, dadaan ka muna sa doctrine, eh. Sa maintindihan, eh. Hanggang sa makarating tayo sa persona. Ngayon po, dahil persona na yung pinaka-ano natin niya, parang dito, no? Diyos na. Diyos ang authority, Jesus ang church. Na sa trabaho ng Holy Spirit, nandun na, authority yan, may power of eternity. Ano lang dating ng doctrine natin? Ang doctrine natin, parang yung Old Testament, yung Mosaic Law, naitabi. Naitabi na. Naitabi, oo. Oh. Dumating na yung persona. Ayun. Napakahirap tanggapin yan. Lalo na ng mga Christian sa labas kasi nasanay sila for 1,900 years. Nakadiin yun. Parang yung mga Udyo, hindi makamove on. Dumating na si Jesus Christ, hindi pinapatay pa. Oo. So yun, yun. Hindi tayo, okay mag-expect na tatanggapin tayo. Hindi rin tayo tatanggapin, kadalas ang karamihan, pero mag-expect tayo na may maliligtas pa. Malabo kasi yung transition talaga sa kanila, kuya, no? After Paul kasi, nung maliteral siya mapugutan ng ulo, kuya, hindi na nakababa yun, eh. Hindi na, kumbaga yung dispensasyon ni Paul, galit siya rin ba si Paul na solo niya, eh. Yung revolution nangyari sa bundok, they promote to new. Kaya ngayon, dumating na yung tagdang panahon, nung magmula ng 1992, hanggang ngayon, especially ngayon taong ito, 1992, lahat ng nakuhang mentality, philosophy, whatever kay Paul, tinatabi na. Mapasok na tayo. Kasi yung pang kay Paul, talagang pangabot. Intindihin nyo kung itong gano'ng kalaking disturbance ito sa kasaysayan? Intervention, no? Pang early medieval talaga si Paul, talagang pangtulog yung kanyang message. Ayun, yung mga Christian sa labas, kaya nga siguro may Asbury Revival dahil nga sa sinasabi sa kanila. Teka muna, pause muna kayo, ha? Sana kayo gagamitin, okay? Sana kayo i-activate dyan sa tribulation period. Meanwhile, yung panlangit, yung pinakamataas na calling ng Diyos, tayo na yun. Wala, hindi sila kasama lahat. Kaya pala may 7 years tribulation period, kuya. Kaya pala inihanda itong pangyari sa Antakya o yung tinatawag yung Antioch. Pinanggalingan pa naman ng 7 years. Kumbaga, ang Panginoon, sinasabi sa atin, hindi kayo makuha sa Bible, ha? Hindi kayo makuha sa theology, hindi kayo makuha sa experience, sa chronology, so, tagal ng panahon, eh, ganyan, tapos ito na, dapat naiintindihan nyo to, dapat may edad na kayo, dalaga na kayo, pwede kayo makas- di pa rin kayo nakamove on, pwede siya tsepera na kayo. Yun, At may props pa, yun nga, yung mga lindol sa Turkey, sa Syria. O kaya yung mga Asian dito sa Pilipinas, hindi na sapat yung mamatay, lilibing para, daw susunogin. So siguro, sabi ni Lord, di kayo makuha sa ano eh, sa meditation, okay, fellowship. Ayan, paulanin ko kayo ng mga props. Ayan, pag natuto na tayo, baka magpahinga na ako sa kagawa sa mga bato. Pero kagandahan sa ating kuya, since 1992, nung matapos yung dispensasyon ni Paul, sinimulan niya na yan, kuya, eh. Oo. Oh, oh. Eh, nag-graduan na, napakaganda kuya. Di ba, 1992 rin noon? Okay. Kaya lang yung 30 years na nangyaring yan, na transition din para sa atin. Ang hirap din natin makamove on. Lagi tayong nauwi doon sa gospel ni Jesus Christ, yung kay Paul, yung mga ethics ni Paul, yung Christianity. Hirap natin makabalik. Kala natin, pag nagbabalik tayo doon, napopromote tayo. Kasi nagmumukha tayong banal. Yung para, parang si Paul na nagbabalik sa, o kaya si Peter nagbabalik sa circumcision, o kaya sa law. Kaya nung karumalduman sa Panginoon. Pero kung may Holy Spirit ka talaga, kuya, eh, no? Ay, wala. Ililid ka talaga. Ililid ka talaga doon, eh. At saka ang Panginoon, ginagawa niya lahat ng bagay. Lahat ng bagay. God causes all things. Work together for good, then love God, then work all according to His purpose na pang talagang transformation tayo at pang langit pa ng mga langit.
Okay? Yes, kasi Badang, ano masasabi mo Badang? Hindi yan, no? Blasphemy yan. At saka freedom ito. Absolute freedom. Okay? Oh. Pero hindi ito license para i-offend yung mga tao. Ay, malaya na ako. Bahala kayo makaintindihan. Hindi tayo ganun. Malaya tayong talagang gawin yung mas matangas pang morality sa kanila, yung behavior ngayon. Hindi dahil bilanggo tayo. Baka sakaling maligtas pa sila. Ayan. Gets nyo? Ikaw, Mon, baka meron ka pang sasabihin. Akin, napakaliwanag, kuya. Meron ka nang i-expound na niya? Oo, kuya. Kasi talagang yan, yung pag-uusapan pa natin Friday yan, until Sunday. Marami pa yan. Mga kapatid, maliwanag ka ng maliwanagan. Na yung doctor sa last day, ito na, sinosolid na, kuya, para maintindihan natin. Ultimately, kung kahano kahalaga yung pumaparalel, tama, tama, yung kasalanan sa langit. Baka lang makalimutan ko. Si Paul, kahit nagpunta na siya sa mas mataas na level, ng kamalayan, ng progressive illumination, revelation. Yung gusto niya i-adapt sa Old Testament, ina-adapt niya. Kung mapupunan niyo, dahil nga si dating pariseo, sabi siya, alam niya yung batas. Kumukuha siya kumisan. Kaya meron tayong mga batas, marriage, divorce, and remarriage. Okay, pang treatment ng gobyerno sa atin, na sa atin sa gobyerno, kanya. Kaya naapektuhan eh, yung secular ng mga writings ni Paul at saka ng religious. So tayo, malaya rin tayo na gumamit sa lahat ng bagay na natutuhan ni na Paul, lahat na, sa Old Testament, New Testament, para lang sa glory ng Diyos, through Christ, by the power of the Holy Spirit working in the church. Gets nyo, at i-meditate nyo mabuti ito, yung mga nagkikinig. Hindi ganun padali yan, alam ko, pwedeng samantalayin pa rin ni Satanas yan para ma-divert tayo. Pero kung talagang i-meditate nyo yung kamalayan natin, Satanas, hindi man tayo pwedeng ipuwin. Pero huwag nyo i-claim yun, na para bang ako, ano ako, sa license, ito yes, yung pala, hindi mo naintindihan ito. Yun, malalaman ng church yun, malalaman ng Holy Spirit. Hindi mo alam, baka nga biglang tumunog yung trompeta, nakanganga ka pa, hindi ka pala kasama kasi hindi mo sineryoso. Diba? At alam ko, ako alam ko kung sinisumuseryoso dito. So, kayo rin, alam nyo, di ba? Na ginagamit lang yung church, wag. Tayong paggamit. Sa Diyos through Christ by the church. Amen? Okay, amen. Ikaw, Tarzan, baka may panguling ano, ikaw magot. Oh, meron pa? Sweetheart, ikaw, baka meron. Napakaganda raw. Wala na? Oh, marami pang ano rito, pero see you next, ano. Amya, no? Kay Kuya, kay Simon. Ako kata sa Biyernes, kukun, no? Sa Linggo. God willing, nandito pa tayo sa fellowship. In Jesus Christ's name, we pray. Amen. Amen. No?